meron siyang abs. Ngunit overweight ang girlfriend niya. Marami ang kain niya palagi. Kaya naging ganito siya. Nag-aalala siya dahil ngayon ay pupunta siya sa kasal ng kaibigan niya. Mukha na siyang mataba sa tiyan pa lang. Naghahanap siya ng damit na kakasya. Nakakataba ang pink, pangit din ang white, hindi niya naman mahaila ito. Nakatingin siya dito na nahihiya at walang masabi. Mag-isa na lang itong pumunta sa kasal at iniwan siya sa bahay. Umiinom ng tubig, pero gutom siya. Pumunta siya sa stove at nagprito ng chicken nuggets, nab-ord siya at nag-cellphone. Nakakita siya ng video ng isang payat na babae, na nilalandi ang boyfriend niya. Paano nangyari yon? Agad siyang nagbihis at pinuntahan ito, pero pagpasok niya ay lalo siyang nahiya. Lahat ng mga babae doon ay may magagandang katawan. Pag tinignan mo siya ay para siyang buntis. Naisip rin ng boyfriend niya na overweight na siya, at ayaw siyang mayakap, kaya nakipag-break ito sa kanya. Umuwi siyang luhaan, agad hinanap ang mama niya, pero may bagong boyfriend ito, at nagde-date din sila. Pinakalma siya ng konti, hindi ka naman mataba. Wala na siyang ibang mapuntahan kundi ang best friend niyang si Natasha para mapasaya siya. Naging seryoso na ito, lalo lang itong naging overweight at laging nasa bahay. Kain tulog lang araw-araw, wala na rin magawa ang best friend niya. Magpapayat ka na, kapag pamayat ka na, hahabulin ka ng mga lalaki. Nagising ang babae sa mga sinabi niya. Nagdesisyon na siyang magpapayat, gusto niyang ipamukha sa boyfriend niya, na dati ring maganda ang overweight na babaeng ito. Pero nang tumaba ito ay nilalay lang ng boyfriend niya, siya si Angela. Nagsimula siya magpapayat, nagpunta ng gym, may ibang nagyoyoga. Dalawang beses niya ito sinubukan, pero hindi ito gumana. Dalawang beses niya sinubukan iyanggat ang paa pero napagod siya. Lahat ng mga kagamitan na isang beses niya lang sinubukan. Pakiramdam niya okay na yon. Tinigan niya ulit ang timbang niya, hindi pa rin ito nababawasan. Nagbuhat pa ito dalawang beses. Pakiramdam niya at pamayat na siya, kaya kumain ulit siya ng marami. Naglagay siya ng pampapayat sa katawan niya, at binalot ito ng plastic. Iniisip niyang papayat din siya, pero nung gabi ay di niya na matiis ang gutom. Binuksan ng refrigerator, at kumuha ng pagkain. Nahuli siya ng best friend niya, binalik niya ito. Kinabukasan ay sinubukan niya magbawas ng pagkain. Kumakain ng iba ng manok, siya naman ang iniinom niya. Di sapat ang isang cup. Nakita niya ang cake na ginawa niya. Pabalik-balik siya dito. Hindi niya malis ang tingin niya dito. Naiyak siya sa wakas at kinain ito. Yun na nga, hindi niya kaya ang pag-aayuno. Kapag nababawasan ang timbang niya ay kakain siya. Galit siya sa sarili niya, pero ayaw magbago. Isang araw ay sumali siya sa isang grupo ng mga nagdijeta. Ang matabang ito ay si Zenya. Mayroon siyang mga sinabi, hindi sa di tayo makapagpigil sa tukso. Ito ay dahil ayaw natin tanggapin na overweight tayo. Inaya niya si Angela na magpapayat ng sabay. Pumayag naman si Angela, pero nagka-cellphone lang ito nung ehersisyo nila. Mabilis din itong tumakbo. Wala pang kalahating oras ay di na siya makatakbo, pero nakatagal siya sa pangalawang beses. Sa tulong ni Zenya at ginaganahan si Angela mag-ehersisyo, pabilis ng pabilis din ang pagtakbo niya. Pwedeng-pwede na siya sa marathon. Nabawasan na rin ang kain nito at pag-inom. Tubig na lang ang iniinom imbis na soda. Puro carrots at gulay na rin imbis na karne. Napapagod din araw-araw. Sa wakas ay gumana ang lahat. 30 kilo ang nawala sa timbang niya. Meron pa siyang kailangan gawin. Ang puntahan ng ex niya. Matapang siyang naglalakad. Nakita siya ng ex niya, kinakabahan din ito sa kanya, nakita niya sa personal, excited na si Angela, isang buwan niyang tiniis ang pagpapapayat, ito ang habol niyang reaksyon, nung hahawak na siya dito, nahihiya pa siya, pero makakatulong ito, pinakita niya rin ang abs niya, proud naman si Angela, basta magawa niya ito ng mabilis. Sa panahong iyon ay may dumating na sexy na babae. Meron na pala itong bagong girlfriend, sumama ang loob ni Angela. Nagpapayat siya para makipagbalikan sa ex niya, pero mukhang wala na itong saysay. Sabi ni Zenya, may pag-asa pa, pinalaki siya ng mama niya, hindi ng papa niya. Kaya umaasa ito sa ex niya, para mabawi ang pagmamahal na di nabigay ng ama. Malulusutan niya rin ang problemang ito, kaya tinawagan niya ang totoo niyang tatay. Gusto niya itong makita, pero hindi siya masaya ngayon. Magkaiba sila ng sinasabi, binahagi ni Angela ang propesyon niya. Nagkwento naman ng ama tungkol sa sauna. Sinariwan ni Angela ang mga alaala kasama ang ama nung bata pa siya, pero naalala ng ama ang pagbati niyang ito, para matuwa ang papa niya. Gusto niya rin subukan ng sauna. Pero nasira ang lahat. Nasunog din ang sauna. Wala itong pakialam sa anak niya. Sinisi pa siya nito. Masama ang loob ni Angela. Umuwi siya nung gabi. Pero meron siyang bisita. Dumating ang ex para makipagbalikan sa kanya. Pero, okay lang ba yon? Sinabi nito na okay lang nakipag-break siya dati. Masaya na siyang hindi na siya mataba. Nagalit si Angela dahil dito. Sa isang buwan na yon ay nagdusa siya. Paano kung hindi siya nagtiyaga? At tumaba ulit. Sinabi naman ng boyfriend niya, pag tumaba ka magbawas ka ulit. Nalaman ni Angela na nakatingin lang ang ex niya sa katawan. Agad itong umalis sa bahay nito. Nalulungkot. Hinahanap ang best friend. Nalaman niyang pupunta ito sa Moscow para ituloy ang career. Binigyan niya ito ng payo. Hindi lahat ng pumupunta doon ay nagtatagumpay. Nagalit ito sa kanya. Hindi ba kita kaibigan? Bakit ayaw mo ako suportahan? Hindi lang ikaw ang may problema. Meron din ako. Di kita pwedeng sundan palagi. Ayusin mo yan. Pinuntahan niya si Zenya para magtapat. Pero nasaksihan ito silang dalawa. Masama ang loob nito sa kanya, at may sinabi, di mo rin pala mahal ang sarili mo, sino na ang magmamahal sa'yo?
at umalis. Napagtanto niya na, ang problema ay di sa pagiging mataba niya, kundi dahil hindi siya confident, wala na siyang mapuntahan, kaya natulog na lang siya sa labas. Sa harap niya ay isang mower, at hindi niya alam, palapit ito ng palapit. Nung malapit na ito sa kanya ay niligtas siya ng tumatakbong lalaki, boyfriend ito ng mama niya. Ngayon niya lang ito nakausap. Nalaman niyang hindi ito pala inom, hindi rin interesado sa alak, gusto niya lang ang lasa nito. May pinagkakakitaan din ito, na antig si Angela sa kwento nito, mahal nga nito ang mama niya, handa na siyang tanggapin ang bagong papa niya. Pinuntahan niya ang best friend para mag-sorry, at nagkaayos naman sila. Napagtanto din ang tunay niyang ama na mali ito, kaya sinayaw niya ang paboritong sayaw ni Angela, napangiti ito, nakuha niya rin ang pagmamahal ng isang ama. Hindi pa tapos ang lahat, may isa pang taong natitira, si Zenya, ngayon ang araw ng match niya. Hindi siya nakilala ng teammates niya, kinausap niya ito para bigyan ng kumpiyansa sa sarili. Kaya nabuo agad ang team nila. Lahat silang matataba, ay nagsikap, at sama-samang nagtulungan. Di nila kailangan magbawas ng timbang, ang mahalaga ay mahal nila ang sarili nila. Ang katawan ay hindi dahilan nga mga masasamang nangyayari sa buhay. Maging confident, hindi porket parating na ang tag-init, gawin mo ito para sa sarili.